Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kasi may loob mo! Tags! Tags! Wala kasi may loob mo! Narito ng ating pagkatutukan bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Kinagulat nga dito ni Zoe at Dax nang makalabas sila dito sa terminal at nang makita nila na napalibutan na sila ng mga pulis. At dito naman na pinakiusapan ni Zoe itong si Dax na sumuko na lamang sa mga pulis alang-alang sa kanilang magiging anak. Subalit tila matigas pa rin itong si Dax dahil inakala nito na kapag makulong siya ay hinding-hindi na nga daw niya ito makikita itong mag-ina na si Zoe at itong kanyang anak. At dito naman na tinawag ni Dax itong si Annalyn upang humingi nga daw ng tulong dahil sa sumasakit nga daw di umano ang tiyan dito ni Zoe. Subalit maiba plano pala itong si Dax at nagawa niyang i-hostage itong si Annalyn upang makaalis nga sila dito ni Zoe. Subalit hindi nagiging matagumpay ang kanilang pagtakas dahil sa di umano sa inutusan naman dito ni Doc Carlos na isang hitman at ipapatumba nga itong si Dax. At dito naman sa kalaunan ay nakikinig naman itong si Dax sa pakiusap dito ni Zoe na sumuko na lamang at dadalawin na lamang daw niya dito sa kulungan. At nang makaalis na nga itong si Annalyn dito sa pagkakahawak ni Dax, ay dito naman nagkaroon ng pagkakataon nitong hitman na inutusan dito ni Carlos na talagang tapusin na tuluyan itong si Dax. At nang magyakapan nga itong si Annalyn at itong si Zoe, laking gulat na lamang ni Zoe nang marinig niya na may nagpaputok na nga ng mga baril. At isa sa mga pulis ay dito naman na pinutukan din itong si Dax. At laking gulat ni Zoe nang makita itong si Dax na tinadtad nga ito ng mga pala. Samantala, agad naman na naisugo din nila sa ospital ng Apex itong si Dax. At nang makarating nga ito sa Apex, dito naman nakiusap itong si Zoe kay Dax na lumaban at lakasan ang loob nito dahil nandito na daw sila sa ospital. At nakapagsalita pa nga itong si Dax dito kay Zoe at sabihin na buhay pa nga daw itong kanyang ina na si Moira. Subalit hindi na nga ito narinig pa ni Zoe dahil inaakala ni Zoe na parang guni-guni lamang niya itong mga narinig. At dito naman na sinabi ng mga nag-check up dito kay Dax na talagang bumaba na nga daw itong dugo ni Dax. Kaya agad itong nindinala sa ICU upang maoperahan at matanggal nga itong mga bala. At dito naman dumating itong sina Annalyn at Doc RJ at Lynette. At sinisisi naman ngayon ni Zoe itong si Annalyn dahil sa inakala nito na si Annalyn ang tumawag ni umano ng mga pulis kaya napahamak itong si Dax. At dito nga nakapagbitaw ng salita itong si Zoe na kapag nawala daw itong si Dax ay habang buhay na isusumpa niya itong si Annalyn at kamumuhian. At dito naman na sinabi ni Annalyn kay Zoe na wala daw siyang kinalaman sa pagdating ng mga pulis at hindi daw siyang tumawag nito. Subalit hindi naniniwala itong si Zoe hanggat nagsalita itong si Doc Nendon na siya nga daw di umano ang tumawag sa mga pulis upang ibalita na nandun sa terminal itong si Dax kasama si Zoe. Subalit tila pinagtakpan daw di umano ni Doc Nendon Javier itong si Annalyn. Kaya wala nga pinapakinggan itong si Zoe dahil puno sa galit itong naramdaman ni Zoe dahil nga sa nangyari dito kay Dax na baka mawala ng ama itong kanyang dinadala. At dito naman na lumapit si Zoe dito sa chapel at nagdasal na sana raw bigyan pa ng pangalawang buhay itong magiging ama ng kanyang anak na si Dax at todo nga ang panalangin dito ni Zoe. At sinisisi naman ni Zoe itong mga pulis dahil bakit daw may bumaril kay Dax. At dito naman ang pinaliwanag ng mga pulis na may nauna nga daw na maril kay Dax bago sila nagpapaputok. Subalit hindi naman naniniwala itong si Zoe sa mga sinasabi ng mga pulis dito sa kanya hanggang nagkasagutan naman itong sina Giselle at Madam Chantal dahil dapat makukulong daw itong si Zoe. Yan ang ating pakatutukan bukas. Dito lamang yan sa Abot Kamay. Pangarap. Bye-bye!